Nang dahil sa pagiging pabaya ni Minotaur ay muntik nang mamatay si Aldous. Kung nais mong malaman ang kwento ng Mobile Legends Hero na ito, ay ipagpatuloy mo lang ang panunod sa videong ito. Kung bago ka lang sa channel na ito, kaibigan, ay hinanayaan na kitang mag-subscribe at pakihit na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga future uploads natin. Maraming salamat po! Ayon sa sinasabi ng mga alamat mula sa Land of Dawn na ang Minuan Kingdom ng Western Desert ay nagtataglay daw ng isang misteryosong labyrinth, o ito ay ang sinasabi nilang daanan na maraming pasikot-sikot at nakakalito ito upang sa ganun ay sa pamamagitan nito ay magawang protektahan at mahirapan ang mga nagtatangkang mga kalaban na pasukin ang kaharian ng Minuan. Sa maze na ito ay mayroong isang itinayo dito na rebulto ng mga higanteng Minotaur. At ang itsura nito ay ang kakaibang kalahating turo at kalahating tao na nilalang. Na dito nga ay isinaalang-alang ng mga nakatira sa kaharihan na ito ay maging sentro ng Minuan Kingdom. Ayon din sa sabi-sabi ng ilan ay mayroon daw isang pangkat ng mga kontraktor na ang mga ito ay inatasan upang magbantay sa buong mage, at ang ilan naman ay ang nasa lugar naman kung saan nakalagay ang mahigpit na binabantayan na Twilight Orb. Ngunit dumating ang pagkakataon na ang Minuan ay humantong sa pagkabagsak, na dito ay mayroong mga tao na nakadiskubre ng kaalaman patungkol sa mga diamante at kayamanan na nahukay ng mga ito sa kaharian. At sa tumagal ay umusbong na ito, at ito na din ay ang nagdala ng malaking kayamanan sa mga tao ng kaharian. Gayunpaman, dahil nga sa labis na pagkaagik at pagkalasing sa mga kayamanang ito, ay tila ba ang mga tao at pati na din ang ilan sa mga kontraktor sa kaharian ay nasilaw na din sa mga kayamanang ito, at nang dahil nga doon ay nawawala na din ang mga ito sa katinuan, at ang mga ito ay inabandona na ang kanilang tungkulin sa pagbabantay ng sagradong base. Ngunit sa gayunpaman, dito ay may iisa na lamang sa kanila na nananatiling ginagampanan at hindi kinakalimutan ang kanyang tungkulin na protektahan ang Minuan Labyrinth, at ito ay walang iba kundi ang nagngangalang Aldous. Habang ang mga kasamahan ni Aldous na labis na tinatamasa ang mga kayamanan, at minsan ay nagiging dulot na ito ng mga kaguluhan, at nang dahil nga doon ay nakita na ng mga Diyos nila ang kanilang ginagawa. Kaya't doon ay nagalit na ang mga ito, at dito ay dumating na ang isang araw na mayroong isang Diyos na nagmula sa langit upang parusahan ang mga tao na nakatira sa lupaing ito. Na dito nga ay nagpakawala na sila ng mga malalakas na kidlat para sa ganun ay kanilang masira at maiparamdam ang parusa sa mga tagalupang ito. At sa puntong iyon naman, dito ay bigla ang naglabas ng isang kapangyarihan ng Twilight Orb, at ito ay ang isang protection. At maswerte naman si Minotaur at ang iba pa na nasa loob ng protection na ito dahil sa pagkakaligtas nila dito. At habang ang iba naman ay hindi na nakaligtas dahil hindi sila nasakupan ng protection na nanggaling sa Twilight Orb. Ang mga kapangyarihan na pinaghalong ilaw at madilim ay nagsanhi ito ng malaking pinsala sa buong kaharian ng Minuan, na kahit nga si Aldous ay hindi nakaligtas dito at siya'y natamaan nito. At doon, ang daloy ng madilim at magaan na henerhiya na tumama sa kanya ay unti-unti nang kumalat mula sa kanyang katawan, na dito ay akala na din ni Aldous ay ito na ang kanyang kamatayan. Sa mga sandaling hinang-hina na si Aldous, dito ay may isa siyang kaibigan na si Minotaur, at dito ay nakita niya si Aldous
na humihingi na ito ng tulong sa kanya dahil nga sa hirap na ito sa kanyang mga natamo. Ang inaasahan ni Aldous na tulungan siya ni Minotaur ay hindi pala sapagkat ito ay pinabayaan at hindi na pinansin ni Minotaur at agad-agad itong tumakbo papalayo sa lugar ng Minoan Kingdom. At doon, sa sandaling iyon ang naghalong dalawang agos ng enerhiya ay tuluyan nangang binalot ang buong katawan ni Aldous at ito na ang naging sanhi ng malaking pagbabago sa katawan at anyo ni Aldous. Nang magising na si Aldous mula sa kanyang pagkasindak, dito ay nakita niya ang mga tao sa kanyang kaharian na wala ng buhay. At ang iba sa mga Minotaurs ay humalis at nagtungo sa Lanafdon upang magkaroon ng kasagutan sa lahat ng mga nangyari sa kanilang lugar. At ngayon, ang misteryosong maze ay natatakpan na ng hindi kilalang kwersa. At dito nga, ang ilan sa mga natitirang Minotaurs ay napagpasyaan nila na si Aldous ay pananatilihin dito upang sa ganun ay magkaroon pa rin ng protection at ipagtanggol niya ang buong maze, kasama na ang Twilight Orb. At makalipas ng maraming araw, ang Hysterion ang pinakamalakas na Minotaur ay narinig ang tawag ng Twilight Orb. Kaya't doon ay napagpasyaan niya na kailangan niyang bumalik siya ulit sa Minoan Kingdom. Ngunit dito, sa pagdating niya sa pintuan, dito ay nakita niya ang isang tao na may kakaibang itsura at ito ay walang iba kundi si Aldous. At doon, sa mga puntong iyon ay nagulat na lang si Minotaur at tinanong niya kung bakit pabuhay si Aldous. At ito'y sinagot naman ni Aldous at sinabing dahil ito sa kapangyarihan na nanggaling umano sa Twilight Orb, na ito mismo ang nagbigay sa kanya ng lakas upang bumaling ulit. Kaya't siya ngayon ay nagkaroon na din ng isang pambihirang kapangyarihan. At sa sunod na nangyari ay sinubukang kumbinsihin ni Minotaur si Aldous na makipagsamahan ulit ito sa kanya na protektahan ang Twilight Orb ulit. Ngunit dito ay mahigpit na tinanggihan ito ni Aldous, dala na din ng alaala sa nakaraan na kung saan pinabayaan ni Minotaur si Aldous na naghihirap at hindi man lang tinulungan ito. Kaya't sa mga puntong iyon, doon ay nagalit na din si Minotaur dahilan ng kanilang paglalaban. At dito, ang balita ng isang misteryosong kapangyarihan na tinatakpan ng Minoan Maze ay mabilis na kumalat sa Abyssal Kingdom. Kaya't doon ay upang makalikom ng kakaibang lakas na ito ay napagpasyaan ni Selena na dalhin ang kanyang Abyssal Demon sa pasukan ng Minoan Maze at pati na din ang iba't ibang lugar ay nasagap na din ang balitang ito. At dito na nga, nagtatapos ang kwento ng Mobile Legends Hero na si Aldous. Sana ay nagustuhan niyo ang video nito at kung may suggestion ka man kaibigan, ay malaya kang i-comment yan at huwag kakalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat po sa panonood at mag-ingat kayo lagi. God bless. Thank you. Set my heart afire.